ang mga aso sa kalye ramdam din kaya ang Pasko? Huwag mag-alala dahil meron din silang Batang Santa na hindi lang tuwing Pasko nagbibigay ng regalo, kundi buong taon. Pag nakakita ako ng dog, nagiging happy ako. Gusto ko lahat ng dogs, ano, parang tao din yung inaalagaan. Mahigit 5 taon ang nagpapakain ng mga asong kalye si Julian, kasama ng kanyang mga magulang. Sa kanya, sobrang nakikita ko yung dedication niya sa mga aso. Talagang sinabihan niya kami na hihinto muna tayo, bibigyan ko yung dog ng water. Sa murang edad ni Julia, natutunan na niya kung paano maging responsableng pet owner. Nag-iipon siya ng pera para may pambili ng pagkain ng kanyang alaga at may nakalaan din sakaling sila'y magkasakit. Pero hindi naman namin sinasabi sa kanyang bayaran niya. Talagang na-instill sa kanya mabuti yung values na responsibility niya lahat ng dogs. Pero ang pagiging malapit niya sa mga aso, bunga pala ng pambubuli sa kanya nung siya ay kinder pa lang. Takot na pumasok. Tapos wala na akong trust sa mga kaibigan, mga gano'n. Tapos ang ginawa ni Matapat, binala nila ako ng dog. Yung feeling ko sa dog, ano, parang may mabait pa sa mundo. Tapos pang nagkaroon ako ng trust ulit. Tapos mabait sila sa'yo, kumabait ka sa kanila. Bumalik ang kumpiyansa sa sarili ni Julian dahil sa kanyang furry friends. Kaya naisip niyang ibalik ang pagmamahal na kanyang natanggap. At mag-ampo ng mga asong pinabayaan na at inabandona. Tapos si Wiggy, siya ang una kong ni-rescue na dog. Ang sabi sa amin ng mga taga-barangay, sobrang tapang ng dog. Aabot pa lang yung kamay, kinakagat na niya. Pero nung pinet siya ni Julian, hinawakan siya sa ulo, sumama agad sa kanya si Wiggy, kaya naiuwi namin. Nangihina siya, tapos sinasabi pa ng doktor, baka hindi na daw tatagal yung buhay niya. Nalungkot na ako nun. Kasi siya yung close na dog sa akin. Kasi si Wiggy, una kong dog nire-rescue. Kikilangan niya yung kailangan ng ibang dog. Dahil sa kanyang tender loving care, gumaling at lumakas ang dating asong kalye na si Wiggy. Yung pagiging loving and caring niya, yun talaga sobrang evident yun. Sobrang nakikita ko yun sa kanya. Kasi kung hindi mo kayang manakit ng animals, hindi ka rin makanakit ng tao. Umani ng maraming views ang kwento ni Julia nang ipost namin ito sa Matanglawin Facebook page. Maraming na-inspire sa pagmamahal na pinakita niya sa mga asong kadalas ay kinakatakutan natin at iniiwasan sa kalsada. Ilang aso na napapakain mo? Hindi ko na po mabilang. Anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po maging magaling na vet po para po mabibigyan ko po ng free service po yung mga kawabang animals po na sa restaurants. Ano yung papel na yan? Ito po yung gusto ko pong gawin paglaki ko po, yung pet city po. Yung pet city ay meron siyang madaming house, mga buffet, mga restaurant, at saka vets. Tapos para sa dogs lang sa lahat, saka sa mga pets na iba, mga stray na cats, mga kawabang ibang animals. Ano mapapayo mo sa lahat ng mga batang gusto mag-alaga ng aso? Saan natuturing nila yung mga pets nila, kaya mga animals na parang member of the family, na huwag nila sasaktan at saka bibigyan nila ng loving care. Alam mo, dahil sobrang galing mo, pero kami regalo para sa'yo. Dahil sobrang galing mo magtipid ng pera para sa mga aso, bibigyan ka namin ng piggy bank. Thank you po. At hindi lang yan. Julian, dahil sa sobrang galing mo, ang masasabi namin sa'yo ay, ayos ka, kid.